commence à s'apprendre dans la drée. Bahira, prends pas la main, Bahira. Bahira. Everybody needs a break right sometimes. Et là, y'a un gars là. Kapal, di ba? Oh, shucks. Buting yata ako ng ano rito. Siyam-siyam. Lakas ng hangin, no? Shucks. Tama ba itong gagawin ko? Kapal, hihikain ako. Sabi, 1 feet lang daw ang babagsak na snow. Hindi naman 1 feet eh. I can't. 1 down mga dre. Tama, bumili ako ng gloves kahapon. Kung hindi, baka nanigas na yung daliri ko. Dito na ako sa pangalawa. Pagtapos na ito, dun sa dulo. Pagkatapos, malamang bukas ng umaga, magsishobil uli ako. Agahan ko na lang yung reason. Ay, ako po. Tara. Last one mga dre. Nagpalit akong sapatos. Nilalamig ako ron. Pagod na ako, grabe. Malamig pero pinapawisan ako sa ano, sa loob ng jacket. Tingnan niyo kapaligiran mga dre. Ang dami ng snow sa kalsada. Tingnan nyo gaano kakapal na. No? Kaya, pag kotse yung sasakyan mo rito mga dre, mahirap pag maraming snow. Kita mo yun, lubog na. At least pag mataas yung sasakyan mo, kahit pa paano, may advantage ka kahit madaming snow. Gusto ko sanang kunin yung sasakyan nga, yung ano eh. Yung F-150. Kaya lang mahal yun mga dre. Tsaka malakas sa gas. Ay naku po yun. Tingnan mo sa sakin. Nakawawa naman. Umbihira. Take it slow guys. Take it slow. Dito na tayo sa location. Gosh. Bahaba-haba pa naman tong ano na to. Patwok. Laki ng ano, bagsak ng mga snow mga dre. Kakatapos ko lang magbala, kita nyo. Masdan mo ang mga ulap. Gosh, what's happening? Hiraw. Dang, dito tayo sa gilid ng kalsada at ng inyong mamasdan. Wow. Canada, oh Canada. Ayan ang kalagayan natin ngayon mga dre.
gagawin ko naman ngayon, mga dre. Pupunta ako sa ano, sa Walmart. Bibili ako ng ano, mozzarella cheese para sa spaghetti. Masarap sana magano 'yan. Magsinigang. Magbilaga. Pambihira oh. Hindi ko kapisado. Hindi kasi ako masyado nag-grocery, mga dre, kaya hindi ko alam mo yung ano, saan ko kunin yung mga pinagbibili ni Mrs. Hindi ako mahilig sa ano, mga dre. Sa grocery store, sa grocer, sa pag-grocery. Ah, dito. Ano to? 2-4-10. This one you cannot put two, huh? This one you cannot put together, no. Only one. No, you can put two. Let them fight. Yeah, can fight. David, yeah. My fish doesn't like the food that I bought yesterday. No? Yeah. Maybe your water is no good. Kapon, bumili ako na ito. Ayaw naman ng isda. What to do the water? You have to sink water. Half water. Yeah. Excuse me. Then mix with the room temperature water. But you keep the top or the bottom? What do you mean? Good one, eh? How much you pay? Yeah. How far do you need for what? For this one? 500. Every week I change it. Expensive, yeah. 2 hours. What's wrong? Is it GoPro? No, the DJI. Oh. Thank you. Okay, thank you. Now it's time to go home. Check ko pala yung ano ko, lottery ko. Dito mga dre, malalaman mo agad kung tumama yung lottery mo. Alat. Uy, ano mga dre? Ah, oh, maliling na pala. Nung ano mga dre? Oh gosh, nangyundaan. Noong nakaraang taon, mga dre, November, noong may isang malaking kaganapan dito na kung saan yung isang kababayan natin nakapang-scam ng marami-raming tao. Kasi sa ano siya nagtatrabaho, mga dre? Sa padalahan. Padalahan ng mga box. So, isa kami sa nagpadala ng box nung mga panahon na yon. Nagpadala kami ng 2 box. Tapos pagtapos ng 1 buwan, biglang nag-post siya na humihingi siya ng paumanhin sa mga taong naloko niya kasi sinasabi niya na siya nalulong sa sugal, sa online sabong, sa talpakan. Kaya buwisit yung talpakan na yan, mga dre. Huwag kayong ano, magpapalulong sa ganyang bisyo. Yun nga mga dre, no? Humihingi siya ng paumanhin kasi nga yun daw, naubos yung mga pera, nagastos niya yung mga pera dahil sa bisyo niya, sa pagsusugal niya. Kala namin umuwi siya ng Pilipinas, so sabi namin baka naman kako yung box natin naipadala na bago pa siya nagloko. Tapos hanggang sa tumawag kami sa opisina nila, nalaman namin na huling nagdala siya ng box doon October 8, tapos na-pick up niya yung box namin October 12. So hindi umabot yung box namin, mga dre. Ang nangyari pala noon, mga dre,
kumbaga, sorry guys. Kumbaga, patuloy siyang ano, nagpi-pick up ng mga box, pero hindi niya dinadala sa opisina nila. Iniipon niya lang. Yung bayad sa mga box na kinukuha niya, ang ginagawa niya, yun ang pinapansugal niya. Tapos may mga tao rin siyang mga nautangan, mga dre. May mga taong nagpasabay sa kanya ng pera kasi nagpapabili ng mga paninda sa Toronto. Kasi sa Toronto dinadala yung mga ano, yung mga box na pinapadala namin, mga dre. Doon ang bagsakan nila. So ganun ang ginawa niya, yung mga taong nagpadala ng pera para ibili ng produkto na paninda, ginastos niya rin yung mga pera, mga dre. Ang masama nun, kahit ireklamo mo sa pulis yung pangyayari na yon, kahit maraming magreklamo, hindi siya basta-basta makukulong, mga dre. Hindi ganun dito yung batas sa Canada. Kailangan mo munang magsampa ng kaso sa kanya. Kailangan mong kumuha ng abogado at magbayad ng abogado bago mo siya mahabol. Dadaan sa legal na proseso, sa hearing. Kaya ano rito, mga dre, mabigat, masakit sa ulo rito. Lalo na pag ikaw nagpautang ka ng pera. Kasi once na ayaw kang bayaran ng tao, gagastos ka pa ng ano, ng pera para lang mahabol siya kung ipapaabogado mo siya. Kahit sabihin may kasulatan kayo, mga dre. Ewan natin kung paano nyo hahabulin yon, pero hindi ganun kasimple. Masakit sa ulo, mga dre. Kaya pagdating nyo rito, umiwas kayo sa sakit ng ulo. Huwag kayong ano, basta-basta magtiwala sa mga tao na mangungutang sa inyo rito. Dapat marunong kayo. Kasi katulad ng nangyari dun sa ibang kababayan natin, buti sa amin, mga dre, ang nangyari, na-recover yung box namin. Marami siyang box na nakolekta, siguro mahigit 30. Yung iba, nawala na, siguro. Kasi yung ibang box, mga dre, ang laman nun, mga paninda eh. Michael Kors, mga sapatos, mga mamahaling gamit. Tapos syempre, may mga kasamang dilata yon. Ang sinabi niya sa mga box, dahil daw sa pagkataranta niya, i-donate niya sa mga ano, sa mga parang ukay-ukay dito. Dinonate niya raw doon. At pag nagtatanong sa kanya yung tao kung saan ukay-ukay i-donate para mapuntahan, baka sakaling nandun pa, sinasabi niya na babayaran niya na lang. Pag-usapan na lang na ganun, wag lang siya madaliin, pero willing siya magbayad. Ganun ang lagi niya sinasabi. Hindi niya sinasabi kung saan pa ano, kung saan niya i-donate. So I think siguro hindi masamang isipin na binuksan niya yung ibang mga box, kinuha niya yung mga importante, tapos yung mga dila-dilata, yung mga lumang damit, baka yun yung i-donate niya, di ba? Pero yung box namin, na-recover namin, mga dre, malaking halaga rin yun. Pero yung ipinambayad namin sa pagpapadala ng box, yun, hindi na namin kinuha. Kumbaga, balato na namin sa kanya kasi nga, masakit sa ulo yung ginawa niya, di ba? Kung hahabulin pa namin yung kulang-kulang 200, hindi na worth it. So pinabayaan na namin sa kanya yon. Pero yung ibang kababayan natin, hanggang ngayon, ano na kayo, mga dre, ano, this is January 16, 17, may nagme-message pa sa akin kasi malaki yung perang nakuha niya dun sa tao na yon. May-ari yun lang online store. Tapos malaking tiwala sa kanya noon, kaya yung pera, malaki yung perang na ibigay sa kanya. Ay, nako po. Kaya mga dre, sakali man nandito kayo, dumating kayo rito, iwasan nyo na hanggat maaga pa yung ano, casino, tsaka yung ano, online sabong, yung online talpakan. Ang dami na napahamak niyan dito. Miski sa casino, mga dre, mga kaibigan namin, mga kakilala namin, pambihira kung magpatalo dyan eh. 1,000, 2,000, 5,000. Kaya kahit may pera ka diyan, napakadaling maubos. Yung pinala natin, mga dre. Pinala ko lang pala. Ako lang pala nagpala. Kaya mga dre, nako po. At kung magpapautang rin kayo ng pera rito, siguraduhin nyo lang na katiwa-tiwala yung taong bibigyan nyo. Kasi nga, baka kamukat-mukat nyo, masayang yung ano, yung pinagpaguran nyo, yung pag-iipon nyo. May mga nagpapautang ng pera dito, mga dre. Merong legal, merong illegal. Kasi pwede mong ano eh, pwede ka magpa-registered eh pag nagpapautang ka ng pera. Ang kagandahan nun, mga dre, pag nagpa-registered ka, hindi ka kayang takbuhan ng tao. Once na inireport mo sila sa
kinauukulan, ang gagawin nun mga dre, direkta siyang kakaltasan sa sweldo niya, dun sa kumpanya mismo na pinagtatrabahuhan niya. So hindi kanya ano, hindi kanya kayang takbuhan. Pero once na hindi mo ni-report yung ginagawa mo, eh ikaw yung kawawa. Ate. Hello. Oh, oh na sa akin na. Tsaka na yung resibo mo ha. Tama-tama yung pala ko, dumating ka na. So ayun mga dre, no? Kaya dapat ano, iwas tayo sa mga sakit ng ulo. Oh, paano mga dre? Kailangan na magpahinga. Hey, how are you doing? Good, you? Good. Going to work? No. Just buy some groceries. Ah, okay. Take care. Take care, have a good one. So, yun mga dre, no? Balik lang ako sa maliwanag mga dre, kasi gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta at nanonood dito sa channel ko. Dahil sa inyo po, dumadami na yung subscriber natin, dumadami na tayo. Kaya maraming salamat po sa inyo. At sana po, pakilike na lang po yung video at malaki po yung maitutulong yan para po sa mga susunod kong video. Maraming salamat po uli at mag-ingat po kayo palagi. At sana po sa darating na panahon, magkita-kita tayo rito sa isla ng mga yelo sa Canada. Ingat po, salamat.